ang gawa mo dito? Meron lang ako gusto itanong sa'yo. Wala na akong maisip na pwede mo pang itanong sa'kin o sabihin sa'kin, please, umalis ka na. Alam kong galit ka sa'kin. Pero, after what happened last night, siguro naman, dapat may konting pasasalamat. Kahit konti lang. Pasasalamat? Bakit naman kita pasasalamatan? Sinabi mo sa kanya. Kung kailangan niyo ng tulong ko, pwede po hindi pumasok ngayon. Ay, naku, huwag na anak. Pumasok ka na lang dahil kayang-kaya naman na namin ito. Ay, malapit na ma-ready. Konti na lang. Kasama niyo po si Tita Ronnie? Nasa labas. Tita Ronnie. Good morning. Ayaw niyo po ba munang pumasok? Naku, pag-usapan ko sina. Wala kasi akong silbi dyan eh. Tutulong na lang ako mag-atid sa center bago ako mag-duty. Tita, okay lang po ba kayo? Naku, huwag mo isipin yun. Kayang-kaya namin ni attorney yun. Ikaw, kamusta ka na? Si Ate Grace umugod sa sunog para tulungan yung bata. Sina Ma'am Maria at sina Tony, tutulong sa evacuation center. Mabait po talaga sila, no? Ngayon mo lang ba talaga na-realize yan, bata? Mabubuting tao ang pamilya mo. Sana malaman mo din na napakaswerte mo sa kanila. Unti-unti ko namang na-realize yan, Tita. Eh, yan naman ang gustong marinig ng tatay mo sa'yo. Ken, anak, maaari mo ba akong tulungan sa mga gamit natin? Sige ho. Tulong na rin ako. Salamat. Anong sinabi niya sa akin? Jowo? Ano ba trippings mo, pre? Di ko na pinagsasabi mo. Paano ka nakalabas doon? Doon sa sunog? Tinulungan ako ni Jowo. Teka nga, bakit mo ba tinatanong? It's none of your business. Umalis ka na. Kaya ako tinatanong. Kasi nawawala si Tikboy. Ang sabi, pumasok siya doon sa loob ng bahay ko sa kanatrap. Baka lang nakita mo siya doon. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahanap. Hindi pa rin nahanap si Tikboy? Wala siya doon sa evacuation center. Hindi siya kasama ng mga taga San Rafael na dinala sa ospital. Sumunod ako pero hindi ko na siya nakita. Bigla na lang ako nahilo eh. Hindi ko alam kung may pumalo ba sa akin o may tumama sa akin na kung ano. Baka naman si Tikboy talaga ang pumalo sa'yo. Imposible. Miss Pantanilla! Pantanilla! Kapatid ko! Oh my God! Saan ko? Ba't nawala yung kapatid ko? Yung kapatid ko, Vince! Sa tingin mo ba may masama nangyari sa kanya? Hindi ko pa alam. Pero huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya. Gawin mo gusto mong gawin. Basta ako, hahanapin ko siya ng sarili ko. Sige. Kung meron kang marinig, o kaya kung makita mo siya, kung mahanap mo siya, I would appreciate a heads up. Thank you.
Late lang ako makakapunta sa office, Sally. Pero didiretso rin ako dyan pagkatapos namin dito sa center. Ikaw na muna ang bahala, ha? Sir, kung hindi nga dumating yung tulong galing sa inyo, eh kakapusin talaga kami ng ipapakain sa mga tao ito. Talagang napaka-konti kasi ng oras ng local government natin para ipipirto mga ito. Huwag mo naisipin yan. Kaya nga kami nandito. Kailangan magtulong-tulungan tayo. Oo, sir. Salamat po, sir. Sige, ha? Okay, ha? Ba't nandito ka? Nalaman ko sa staff mo na pupunta nga kayo ng pamilya niyo dito. Sana naman sinabihan mo ko yung mga ganito niyong plano, Gabriel. Eh, maganda to para sa kampanya mo, ma-document natin. Althea, nag-respond lang ko sa isang emergency. Yung mga tao dito nangangailangan ng tulong. Hindi ko naisip yung kampanya eh. You're a good man, Gabriel. Pero, kailangan marunong ka mag-isip na parang politiko. Politics is won by politicians, not good men. Trust me on this, ha? Maganda to para sa kampanya mo. Okay? Miss, pahingi naman ang kumot. Wala para sa'yo, sir. Ito, mamigay ka rin. Alam mo ikaw, konti na lang, pwede ka na maging Mother Teresa. Malayo akong maging Santa, Gabriel. Alam mo yan. Alam ko. Kaya nga mahal kita eh. Mamigay ka rin para sa'yo. Nayo. Sige po, sir, ma'am. Gawin niyo lang po yung ginagawa niyo. Act natural po. George, si Mrs. Fontanilla nagdi-distribute ng pagkain. Siya ang kunan. Sige po. Gabriel, halika may ipapakita lang ako sa'yo sa'yo. Vergara! Vergara! Sasabihin mo ba sa kanya? Sasabihin mo ba kay Grace na hindi ako naglabas sa kanya sa sunod? Kaibigan ka niya, di ba? Bakit ka nagsisinungaling sa kanya? Kung pangangaralan mo ako, pre, nung hindi ko dapat niluloko si Grace. Na masama ako kaibigan. Hindi ako nagsabi niyan. Ikaw. Alam mo, kung ano man yun mamagitan sa inyo ni Miss Fontanilla, it's really none of my business. At kahit sabihin ko sa kanya yung totoo, alam mong hindi siya maniniwala. Bakit nga ba niya sinisisi yung sarili niya sa pagkawala ng kapatid niya? Tumakas si Chris sa kanila noong gabing yun. Kaya naiwan si Vince magtsa. Kaya naging madali para sa'yo, nabulutin yung bata. Be safer kung magpapalipas kayo ng gabi dito, Miss Fontanilla. Doc, okay lang po ako. I feel absolutely fine. Baka kailangan natin makinig kay Doc, Grace. They promise talaga, Joe. Okay lang po talaga ako. Well, kung the moment na makaramdam kayo ng kakaiba, like ng pagkahilo, pagsusuka, o kung ano tatawagan ba ko po kayo, Doc. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po yan. Okay. Sige, muna na ako. Salamat po. Salamat po, Doc. Jowood, sige na, magpatawag ka na ang nurse na tanggalin natin ito. Teka lang, di ba dapat tawagan mo natin ang nanay at tatay mo para alam nila na lalabas ka na? Si nanay ang una nating pupuntahan. Tapos, kailangan ko na talaga mahanap si Tikboy, Jowood. Ayokong si Christian ang una makakita sa kanya. Di pwede. Bakit? Sa tingin mo ba sasaktan niya si Tikboy? Hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yun. Siya ang kumidap ng kapatid ko dati. Natrap siya sa loob. Dali mo sa ospital. Tikboy! Saan ka pumunta? Baliw ka ba? Tikboy! Tikboy! Tikboy, nasaan ka? Eh, mukha namang maayos sila nung bata eh. Mukhang maayos?
Kriminal ang lalaki yun, Jawo. Hinding-hindi ko pababayaan si Tekboy sa kanya. Maraming salamat sa inyo, Attorney Fontanilla. Napakalaking tulong ang binigay ninyo sa amin ngayong umaga. Nandito agad kayo. Kahit wala po sa amin ang humihingi ng tulong. Walang problema yun, Cap. Nakita ko kailangan nyo. Attorney Fontanilla? Yes. Kapitan, magandang ako. Mag-usapan ho namin kasi. Siguro ho meron hong gumawa po nito para mapaalis po kami. Ang akala ko ba, yung bata ang nag-umpisa na sumog? Yung si Tekboy? Kaya nga hindi na namin nakikita dito eh. Bata talaga, Maria? Sa tingin mo bata yung may kagagawan niyan? Hindi ho! Totoo yan. Yung mga gusto kong magtayo ng mall dito sa lupa ng San Rafael, sila po yung may pakananong sigurado ho kami dyan. Sigurado kami niyan. Tunel! Tunel! Kumalma muna tayo. Kapitan, aminin na natin. Yung mga korporasyon na yan, nagbayad sila para lang masunod yung lugar na to. Kilala niyo yung mga korporasyon na yan. Gagawin lang lahat lahat para mapaalis kami dito, mga squatter. Attorney, pwede niyo po ba kami tulungan? Nakita ho namin kayo sa TV at alam ho namin tumutulong kayo sa katulad namin. Alam naman ho namin na squatters na kami eh. Pero hindi po dapat buhay ang kapalit para lang makuha yung lupa na gusto nila. Tingnan niyo ho, oh, ang daming batang natamay. Attorney, gaipunan po namin yun. Makabayad lang po sa inyo. Matulungan niyo lang po kami. Tutulungan ko kayo, pero hindi nyo kailangan bayaran. Hintayin natin kung anong magiging findings ng Bureau of Fire Protection. Kapag nakita natin na mayroong arson involved sa nangyaring sunog, pwede tayong magpasimula ng investigasyon tungkol sa kaso. Salamat po, Attorney. Tutulungan salamat kayo. Po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Wala ka naman. Miss Chan! Really? Butit nakakita kita. Umiwas ka muna sa center, bata. Nandun ang mga puntanilya at humingi ng tulong kay Gabriel Puntanilla para kasuhan yung mga nagpasimula ng sunog dito. Eh, Mang Eli, ang focus ko lang naman ngayon eh, hanapin si Tekboy. Alam mo, kung hindi ko alam na sinusubukan ka pa rin nilang si Ryan hanggang ngayon, iisipin kung maaayos na tao yung mga puntanilya eh. Maisipin mo, kalalabas lang ng sunog sa balita, nandun na sila. Namimigay ng tulong. Si Grace Fontanilla pumasok sa isang bahay na nasusunugan para iligtas lang isang batang hindi naman niya kaano-ano. Ano man ang away na namamagitan sa mga pamilya namin, sa tingin ko naman, Mang Eli, mabubuting tao sila. Teka muna, bakit ba hindi mo sinabing ikaw ang nagligtas kay Grace na yun? Kahit papano, mabawas-bawasan yung sama ng tingin sa'yo. Alam niyo, Mang Eli, kahit ilang pangsunog yung pasukin ko, kahit ilang tao pa ang iligtas ko, hindi naman mawawala sa isip nila na masama akong tao eh. Oh, sige, okay na tayo, ha? Sige, sandali. Bye, Ronnie. Great work. Oh, sige. Mag-meet lang tayo sa office, sige, okay? Ingat lang. Ingat ka. Aldea. May problema ba tayo? Problema? Anong problema? Kanina kasi napansin ko, pinaiwas mo yung tao mo sa akin. Alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam sa publicity eh. Pero alam ko ginawa mo yun dahil kay Gabriel. At alam ko din na pinayuha mo siya na iwasan muna ako. Well, yes. I did advise him that. Pero sinabi niya rin sa'yo na hindi namin gagawin yun, di ba? Alam mo, Ronnie, pareho tayo eh. We're both career women. Pareho natin pinaghirapan yung kung saan tayo ngayon. I know that you know ambition. Kahit yung kay Gabriel, kaya kayo magkasundo. That's why the relationship works and that's why I like you. Pero, hindi yung mga katulad natin yung magpapapanalo kay Gabriel bilang mayor. Ang gusto ng mga voters, yung katulad ni Marian, na nagtagumpay sa karir niya without even sacrificing the important things in life. Family, kids,
yung negosyo ni Maria, naitayo niya para pa rin sa mga anak niya. She's the ideal modern woman. Siya ang kakapitan ng mga tao. Kaya sana, I'm hoping na matulungan mo akong mapapayag si Gabriel. Mapapayag saan? Well, we want the campaign to be very family-centric. Gusto namin na si Marian and the kids would be beside Gabriel every time maharap siya sa tao bilang aspiring mayor. And we believe na sila bilang buong pamilya ang magpapanalo kay Gabriel bilang mayor. Ka ba doon, Marian? First lady ang dating mo noon. Ako? Imposibleng mangyari yun, sabi. Tsaka sigurado rin ako hindi papayag si Gabriel. Ano reaction ni Ronnie? Naku, ako yung maluluka ako. Sabihan ako, panira ako sa karirang jowa. Alam mo, politika ang nakasira sa pagsasama namin ni Gabriel. Siguro naman ngayon, hindi siya papayag na mangyari din yun sa kanila ni Ronnie. Si Jawo! Superhero ng bayan! Ang bayan ni San Rafael! Naku, Iron Man, Thor, Avengers, all in one! Palakpakan natin! Wow! Jawo! Ano mo eh? Dediretso ka na ba sa office ni attorney pagkatapos ng klase? Dapat dediretso ko sa vaccination center. Kaso tapos na ata sila. Nga pala, ang bahala ko dun sa nanay mo kay Alec Jackie. Tawagan mo ba siya ulit? Sabihin mo ba sa kanya na alam mo wala siya sa Limaras? Hayaan mo siya. Sinungaling siya sa akin, di ba? Gusto niya ganito kami. Gusto niya tanggapin ko yung bago kong buhay. Hindi gagawin ko. Sorry, pasensya na hindi ko sinasadya. For the second time? And I'm supposed to believe that? Hindi, totoo talaga. Hindi ko talaga sinasadya. Pasensya. It's fine. I'm just joking. I'm Alexis. Ken. That's not your name. Oo nga pala. Vince. Vince Fontanilla. Nakalimutan mo yung first name mo? That's weird. And cute. Hi, Vince. Yung kamay ko. Let's go, girls. Bye, Vince. Hoy. Tag lang, nag-stack up. Sarap mo yung bunganga mo, baka tumululaway mo. Taga lang nga. Na! Tinitintay mo dyan. Diyos ko, ikaw talaga. Thank you, Mr. Fernandez. Ipina-email ko na rin sa sekretary ko ang retrato ng bata. Opo. At tatawag na lang kami ulit kapag meron na kaming karagdagang impormasyon. Salamat, Mr. Fernandez. O, ayan. Uumpisahan na raw niya ang paghanap kay Tikboy. At magsa-start daw siya sa mga areas na malapit sa San Rafael. Thank you, Nay. Sobrang thank you. Nag-alala po kasi ako na baka kung ano nangyari kay Tikboy. Pagkatapos po ng sunog, bigla na lang siyang nawala. Bakit ba napaka-importante ng batang yan sa'yo? Responsibilidad ko siya, Nay. Napabayaan ko po siya. Magaling na private investigator si Mr. Fernandez, kaya sigurado ako mahahanap niya si Tikboy. Kaya ikaw, gusto ko magpahinga ka na. Inay, baka kasi kailangan niyo ng tulong dito. Grace, nasaktan ka.
naiintindihan mo ba na munti ka nang mawala sa amin kagabi? Abay, mabuti na lang at nandun si Jawo. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya, anak. Althea, I cannot believe na sinabi mo yun kay Ronnie. Yes, you're running my campaign, but not my personal life. Baliwalag ang usapan natin. Ako makinig sa'yo, now you listen to me. I'm the one running, okay? Hindi ikaw. Jawo, ha? Alam mo kung ako yung tatakbo ko palayo sa apoy? Alam mo, actually, parang ang superhero kasi ligalos o sugat. Wala kang manla. Naku, Jawo. Biruin mo si Grace. Tinamaan sa likod. Pero ikaw, tignan mo. Kaligaling ni Jawo. Ano mo sipiento mo, Jawo? Sabihin mo ba ginawa yun? Kwento mo naman sa amin kasi parang sobrang exciting. Paano mo nahanap at nailabas si Ate Grace? Ang galing, no? Kala ko si Jawo sa basketball. Wala. Sakit lang po, ha? Huh? Ulan lang po ako sa labas. Saglit lang po. Ito naman, pahabol. Pahabol pa eh. Ikaw na, Jawa. Ikaw na. Ay, kwento. Ay, kwento. At least nag-save siya, diba? Oo naman, nakatulong din. Meron tayong nakausap na chemist, confirming the mental effects of thallium. Meron rin tayong dalawang psychologists nag-assess ng behavioral changes ni Sumaginsing. But, I think we need one more. Another psychologist? Hindi ba overkill na yun? Meron na tayong dalawang experts, hindi na natin kailangan ng isa pa na pareho lang din naman ang sasabihin. Eh, paano kung may nangyari dun sa dalawang psychologists natin? Kung yung isa umatras, o yung isa nagkasakit, di ba? Hindi overkill yun. Paninigurado. And I think Attorney Fontanillo would agree that we do need one more. Alam mo, ikaw na bahala dun. Give me a name by tomorrow. Masyado kang pahambol. Ang taas na ng pogi points mo kay Grace. Hindi mo na kailangan pandagdagan. Sali, hindi ko na ako kaya. Ang hirap pala. Hindi ko naman ho sinasadya eh. Ano sinasabi mo? Nangyari na lang ho eh. Sali, hindi ako nagligtas kay Grace sa sunog. Hindi ikaw? Nagsinungaling ka, kaya pala ganyan ang itsura mo. Ano yun? Niloko mo kaming lahat? Para lang sa pogi points mo? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng kaibigan ka kay Grace? Sali, hindi ko naman ho talaga sinasadya eh. Hindi ko naman ho alam kung paano ko sasabihin sa kanya na si Christian Vergara ang tumulong sa kanya. Eh, yun na lang ho yung pinaniniwalaan ni Grace ngayon. Hindi ko naman ho alam kung paano ko babawiin eh. Christian Vergara? Jawa? Grace.